Hi guys! Welcome sa Engineered Math Channel. Sa video na to ay susolve natin ng aking random math challenge number 3, which is evaluate the limit of 3x plus 4 over square root of 2x squared minus 5 as x approaches positive infinity. So kung gusto nyo itong matutunan, just keep on watching. Okay, so pwede nyo uli munang i-pause yung video na to, then try nyo munang i-solve by yourself yung problem natin. Then after nyo masagutan, ay pwede nyo nang ipagpatuloy yung panonood para ma-check nyo kung magtatali ba yung sagot nyo sa sagot ko. Okay? Okay, so try ko ng sagutan. So kapag nag-evaluate tayo ng limit of a function as x approaches either positive or negative infinity, ito yung ginagamit nating formula, yung limit of 1 over x raised to r as x approaches both positive or negative infinity is equal to 0, where r is any positive integer, which is sensible naman, di ba? Kasimbawa, kung yung r mo ay 2, so limit of 1 over x raised to 2, let's say as x is approaches infinity, positive. So habang tinataasan mo ng tinataasan tong x, let's say 99999, tapos i-square mo pa, sobrang laki na yun. Nasa denominator pa siya, di ba? Number over large number is equal to 0 or approximately 0 na, di ba? So, therefore, tama yung theorem na to. Same as kung gagawin kong negative 999999, magsisiro rin yung expression. So, para ma-solve natin to, kailangan nating mapalabas yung function natin na to having terms like this form. So, para magawa yun, ang ginagawa ay dinidivide natin both numerator and denominator sa highest exponent nung base natin or yung variable natin na nag-a-appear either dun sa numerator or denominator. This time, ano ba yun? Diba itong x squared? Kasi siya yung highest eh. Siya yung may exponent na 2. Itong x sa taas, 1 lang. So, para magawa yun, divide natin both numerator and denominator by x squared. So, ibig sabihin, parang cancel lang naman yun, diba? Pag ginawa natin yon, so cancel. Kaso, meron tayong square root. Yung x squared ay nasa loob ng square root. So kapag ganun, dapat i-square root din natin yung x squared na i-divide natin both numerator and denominator para makancel natin yung x squared ng 2x squared sa loob ng radical. Okay, so try natin. So 3x plus 4 over, divide natin both sides ng x squared, di ba? All over square root of 2x squared minus 5 over square root of x squared. So, limit as x approaches positive infinity. Okay, so, ito pwede nating i-distribute sa taas. So, yung square root of x squared. So, magiging 3x over square root of x squared plus 4 over square root of x squared all over. And then, itong radical, pwede nang pumasok, di ba? Parang equal na lang yun sa 2x squared minus 5 over x squared. So, pumasok na siya sa loob ng radical symbol. Property yun ng radicals, di ba? Limit of x approaches positive infinity. And then, itong 3x over square root of x squared, itong square root of x squared, di ba pwede siyang maging equal lang sa x? So, positive x, kasi pwede rin siyang negative, di ba? Kasi negative, quantity negative x squared, tas square root mo, equal din siya sa square root of x squared. Kaso, yung x natin ay nag-a-approach ng positive infinity. So, therefore, gagamitin natin ay positive x. So, therefore, 3x over square root of x squared is the same as positive x plus 4 over square root of x squared is the same as 4 over x din. Okay? And then, itong denominator, distribute din natin sa bawat term. So, magiging 2x squared over x squared minus 5 over x squared. So, limit pa rin as x approaches positive infinity. Okay, so ito, pwede nating makancel. So, magiging 3 na lang plus itong 4 over x, copy lang, all over square root of, dito yung x squared makakancel, so 2 na lang minus 5 over x squared. So, limit pa rin as x approaches positive infinity. Now,
ang limit ay pwede mong i-distribute sa bawat term dun sa fraction. So, pwede itong maging equal sa limit of 3 as x approaches positive infinity plus limit of 4 over x as x approaches positive infinity all over sa loob din ng radical, pwede rin yon. Limit of 2 as x approaches positive infinity minus limit of 5 over x squared as x approaches positive infinity. Okay, so isa-isa na natin evaluate. Itong limit of 3 as x approaches positive infinity, di ba kapag nag-evaluate tayo ng limit, kapag constant yung function natin, equal lang yon sa mismong constant function na yon. This time, 3. So, sulat natin, 3. Plus, so ito, yung limit of 4 over x as x approaches positive infinity, di ba, pwede na nating ma-apply dito yung sinabi ko, equal siya sa 0, where r mo is 1 this time. Kaso meron kang 4, so parang ano yan, pwede mong igilid yan, di ba, yung 4. So, 4 times limit ng 1 over x to the 1, pero 0 naman to, so equal lang yan din sa 0. So, parang 4 times 0, right, over square root of, ito namang limit of 2, constant lang din, so 2 lang din yan, minus, ito, same lang din dito, this time ang r mo naman ay 2 na, so magzi-zero pa rin siya. So parang dito sa 4, ginilid ko yung constant, gigilid lang din natin yung 5, so 5 times, di ba limit nito ay 0, so 5 times 0. Then simplify natin, so 3 plus 0 over square root of 2 minus 0. Or simply, 3 over square root of 2. So therefore, the limit of 3x plus 4 over square root of 2x squared minus 5 as x approaches positive infinity ay equal sa 3 over square root of 2. Okay? So sana ay may natutunan kayo sa video na to at maraming salamat sa panonood.